ng libreng gupit, masahe at manicure pedicure ang Eduardo L. Hoson o ELJ Memorial Hospital sa mga kawani at pasyente bilang pagdiriwang ng kanilang ika-48 taong anibersaryo. Ayon kay Dr. Jong Abeleda, Chief ng ELJ Hospital, ito ay paraan na pasasalamat sa lahat ng mga katuwang at pinaglilingkuran sa pangangalaga ng kalusugan. Meron tayo dyan yung mga libreng gupit, manicure, pedicure, and masahe, no? Actually, lahat, no? Pati hindi lang umpilyado, pati mga pasyente at bantay ng pasyente, pinagsiservisyohan natin para parang tayo kumikilos parang isang pamilya dito lahat, no? Para lahat makinabang, lahat mag-celebrate dito sa araw na to. Katuwang Provincial Manpower Training Center o PMTC ay humigit kumulang sa 500 katao ang nabigyan ng libreng serbisyo. Tuwang-tuwa naman na nagpasalamat ang mga benepisyaryo. Salamat po sa ELJMH. Happy 48 ELJ Hospital Day. Maganda, maganda maging kanito, yung pagka-manicure na ito. Ayos to. Bihira, bihira nga ako magpaganito ngayon. Ayun, may, nalinis tuloy yung kuko. Maraming salamat nga pala sa pagdiriwang ng kuneto, yung Happy 48 ELJ Hospital Day na ito. Bukod sa mga libreng serbisyo, namahagi din ng mga libreng kumot para sa mga baby ang ELJ staff sa maternity ward ng ospital. Samantala, katuwang provincial government, asahan na ng mga Novo Ecehano ang mas pinaganda at mas pinamodernong bagong 3-story building ng ELJ Hospital. Sa pahayag ni Doc Abeleda, hindi matatapos ang taon ay sisimulan na ang pagtatayo sa new building. Hopefully this year, i-start na itong new building dito sa ELJ, no? Itong front building nito sa harap, i-demolish na ito, papalitan siya ng 3-story building. Yung first floor niya is parking lot kasi alam niyo naman, nagkaroon tayo ng history na ilang beses tayo binabaha. Kaya yung first floor natin is gawin natin parking lot. Yung hospital, magsisimula na siya sa second floor at magkakaroon siya ng third floor. Kaya definitely, it's a new building, a new service, at pati mga facility mababago. Kaya we're looking forward na mapagsilbi tayo ng marami pang mabisihan. Dagdag pa niya, wala naman umunong dapat ipangamba ang mga pasyente dahil tuloy-tuloy pa rin ang serbisyo ng ospital habang itinatayo ang bagong gusali. Meron pa tayong isang building sa likod and then itatry namin na maka-accommodate pa sa ibang mga nearby building dito para tuloy-tuloy pa rin ang serbisyo habang ginagawa itong ospital na ito. Sa ating mga kapwa nobisihano, asahan nyo, katulong natin ating mahal na Gobernador Cherry Umali na bibigyan namin kayo ng mas magandang serbisyo, magandang pasilidad para ang inyong kalusugan ay maalagaan. At sa ating mga kapwa empleyado to sa ELJ, sabi ko nga, narito tayo para magserbisyo, kaya sama-sama tayo isang pamilya na magbibigay ng tunay na serbisyo sa ating mga kababayan. Denira Gabriel para sa Balitang Unang Sigaw. Unang Sigaw!